Teens may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. At magandang hapon po sa inyong lahat, ano? At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod si Ed Rosales po sa Waksyong Balita sa Radyo at Diyaryo, no? At syempre, tayo ay tatalakay sa iba't ibang issue, no? At ang pinaka ano natin, yung public service po, no? At tatalakayin po natin yung mga napapanahon ngayon, no? Gaya po ng ating mga inilalapit sa ating mga mayor, governor at iba't ibang tanggapan ng ating ahensya ng pamahalaan na ayaw pong umaksyon. Kailangan po natin aksyonan yung lahat ng idinadaing po natin sa kanila. Sapagkat napakaganda po ngayong 2020 na umaaksyon po ang ating pamahalaan. Huwag po nating pabayaan na kayo ay makomentaryohan ng programang Wow Aksyong Balita sa Radyo at Diyaryo. Tapos sasabihin nyo, wala man lang pasintabi ito si Ed Rosales. Pero ang totoo, maya't maya, minuminuto, tinatawagan ko po ang kanilang mga cellphone. Gaya po ng ginawa po natin doon sa Dumaran, Palawan, no? Sa tanggapan po ni Mayor Arnel Kaabay na kanyang inaksyonan ang ating ipinarating sa kanya na idinadaing po ng ating mga kababayan dyan sa Dumaran, Palawan. Siguro isa sa mga araw na to ay kukontakin na naman po natin siya para nang sa ganon ay malaman na natin yung mga update ngayon dyan sa Dumaran, Palawan. Nagpapasalamat din po tayo sa ating station manager kay Ma'am Pinicodemos at kay Rizal, ano, na siyang nagbigay uli ng pagkakataon para tayo ay makapagprograma rito. At lahat po ng mga OFW na humihingi po ng tulong, no, abangan nyo po sa tuwing araw po ng Huwebes doon po sa kabila na istasyon, doon nyo po ako tawagan. At dito po naman sa ating ginagawa ngayon ay public service pa rin po tayo, pero doon po tayo tatalakay ng iba't ibang isyo gaya po ng mga problema ng mga OFW.
Sa ngayon, ang tinatawagan po natin ng pansin, ang tanggapan po ng DILG, si Yusik Martin Dino, no? At kung papalarin po tayo, atin pong kukontakin yan sa kanyang cellphone, no? At mayroon dyan na sa aking cellphone yung kanyang Martin Dino, yung kanyang ano dyan, ay baka sakaling makuha natin, ma-interview natin kung ano na ang nangyari doon sa mga naging problema ng mga mayor na hindi nakasunod sa mga inutos ng ating presidente. Oh, nawala, no? Nawala yung ating, ayun. Kapag wala kasi ito, hindi tayo ganahan magkomentaryo. Gusto nating alamin kay Yusik Martin Dino kung ano ang talagang nangyari doon sa ating mga kababayan na mga mayor na ayaw umaksyon sa kanilang mga problema, sa kanilang nasasakupan. Gaya po ng sinasabi natin doon sa Dumaran, Palawan, na umaksyon po ang mayor doon, no? Para nang sa ganon, sapagkat yung mga ipinadala po sa atin na mga problema ay atin pong masolusyonan. Hindi po kaya tayo ay tumatalakay dito para sirain ang kanilang mga pangalan. Hindi po. Ang kailangan po natin dito yung aksyon. Aksyon, aksyon. No? Sapagkat sayang ang pera ng bayan. Kung kayo lamang ang maglulustay at wala naman pong magagawa, karamihan po ng ginagawa ngayon ng DPWH at saka yung may project, panay sub-standard kung hindi man standard. Diba napakasarap pa? Napakasarap natin tawagan kapag ka ang inyong lugar ay inyo pong inaaksyonan. Huwag niyong hayaan manggigil ako ng manggigil sa inyo sapagkat ayaw ko pong manggigil ngayon, no? 2020 na po. Dapat po tayong nagbabago. Naku naman, ay huwag na sana akong manggising at mangalampag ng tanggapan ng may tanggapan. Yung mga pakaangkaang sa pansitan. Ang gusto lamang po natin ay ma-interview, ha? At ma-interview sila sa iba't ibang mga nagiging problema natin. Eh doon sa nabasa po ng ating big boss, ha? Karamihan po ng sinampahan ng kaso ay sa probinsya. Grabe naman niya. Alam mo, Sekretary Anyo, anyo na nangyayari dyan sa tanggapan ninyo. Dito ka sa Maynila mag-sample. Mag-sample po kayo dito para nang sa ganun ay maniwala po ang programang Wow Action Balita sa radyo at dyaryo, ah, na talagang umaaksyon ang tanggapan ng DILG. Kaawa-awa naman po yung ating mga kababayan na nagbabayad ng buwis pagkatapos ang kanilang mga kanilang mga dinadaanan ay panay substandard, hindi po masunod yung standard. Ano po ang nangyayari kay Secretary Mark Villar? Secretary, lahat po ng kalsada rito sa atin sa Metro Manila, karamihan po umaalon. Umpisahan po natin sa Pasig, papuntang C5, Taguig, at dito sa Maynila. Lahat po ng inispalto ng mga kalsada mula dyan sa C5 hanggang dito sa Taguig, hanggang dito sa Maynila, sa harapan ng City Hall, hindi mo maintindihan kung paano po ang pagtakbo ng ating mga sasakyan. Mayor Isko Moreno, number one po kayo sa listahan ko na napakagaling. Ina-attention ko po ang tanggapan ninyo. Kung nanonood po kayo, ay medyo tingnan nyo po yung mga sulok-sulok ng inyong mga nasasakupan.
Sapagkat hindi po lahat ay malinis. Umikot po ako sa Metro Manila at karamihan po dyan sa may CM Recto papunta po ng Blooming Street. Kantong-kanto lamang po yan. Nakikita po natin yung tri-bike natutulog sa kantong-kanto at hindi iniintindi ng mga traffic enforcer. Paano nyo sinasabi na nililinis nyo yung mga nagtitinda sa bangketa, nililinis nyo yung tri-bike, bakit hindi nyo linisin? Nagkalat po yan sa Metro Manila. Sa inyong nasasakupan, Mayor Isko Moreno, lalo dyan sa may tanggapan, dyan sa may papuntang Luneta, at saka dyan sa may papuntang Intramuros. Grabe, grabing grabe. At yan po yung ating panawagan. At siyempre binabati po natin yung ating mga may birthday ngayon. Yung anak ng ating chief reporter na si Danilo Arrang Basco. Yan po yan. Chief reporter po natin yan. Region 12. At syempre, binabati natin ang lahat po ng ating mga reporter ngayong 2020, no? Jerry Alyanigi. Southern. Roy. Nakakalimutan natin ano? Yan, pinatiin natin yung ating mga reporter. Ang pangalan po niyan Roy, ha? At doon po naman sa iba ay makikita po natin nagpalit na po tayo ng mga ID ngayon na 2020, ha? Kapag wala po yung ID na yan, ha? Ipahuli po ninyo, itawag nyo po sa akin kapag ka walang nakalagay na 2020, ha? Kasi expire po 'yon, ha? Nagpapalit po ako tuwing December. Kaya kailangan po palitan ko ng palitan sapagkat marami pong gumagamit ng aking pangalan. Mula sa Bicol, Pangasinan, Tarlac, Camanaba, at kung saan-saan po. Sa lahat po ng gumagamit ng aking pangalan, wala po ba kayong sariling pangalan? Mga broadcaster na gumagamit sa aking pangalan, mga hindurupot po kayo, hindi pa kayo tamaan ng kidlat. Parang mas maganda yung pangalan kong gamitin kaysa sa inyong pangalan eh. O buti na lamang eh, natatakpan yung ating kung hindi yung sinasabi natin na mga peryahan sa iba't ibang lugar ano. At yan po babasahin muna natin yung mga peryahan sa iba't ibang lugar. Naku, napakahaba po nito. Okay, napakahaba po nito. Ha? Ayun, nawala na. Ha? Ayun. Medyo may pumapasok na naman ng demonyo sa aking programa. Okay, pakibati ang anak ko, Anthony Basco. Birthday niya sa January 25, 2020 at asawa ko sa February 4, 2020, at si Ali ang partner ko sa rekta po na mata ng balita, Noel Bagtas Bibot at saka Di Luna. At binabati rin po natin ang mayor ng Malasigi, Pangasinan, Honorable Brian Celeste. Mayor ng Alaminos City, Rarang Family, Rabadon Family at Bacalyo Family.
Barangay Palamis, Alaminos, Pangasinan at Magat Family ng San Carlos, Pangasinan. Umpisahan po natin sa number 1 ang mga pangalan po ng mga nakalutang. Ha? Mga nakalutang po, ha? Titingnan po natin, ha. Ito po, may mga text po sa atin eh. Oh, hindi ko makakalimutan yung pangalan siyempre ng aking chief reporter, ha? At ito. Ang peryahan si Beth Guardian ng Giginto, Bulacan. May peryahan din ito. At Maangas alias Yoli ng Malbar, Batangas, astig daw. Malakas daw kay Yormi. Grabe ha. Buong Region 4A, nagkalat ang peryahan at sino? Si Boy Life ng Laguna na may peryahan sa Montalban, Rizal, sa ilalim ng Tulay. Diba? Open na open po ang mga peryahan ngayon sa ating bansa at tinatawagan po natin ng pansin ang ating OIC ng PNP, ha? Si General Gamboa na siyang OIC ngayon at sapagkat nagtataka po tayo, pati ang DILG ay tinatawagan po natin ng pansin para doon sa ating mga kababayan na mayroong mga peryahan. Hindi lamang po peryahan ang ating ipinapanawagan kay DILG Eduardo Anyo. Ha? Yung mga nagiging problema po sa kalsada, ha? Ng mga mayor, governor at iba pa. Natuldukan ng programang Wow Action Balita sa radyo at dyaryo itong tanggapan at itong lugar nang sinasabi po na ilang dekada na po, ha? Sa part 1 po natin ay pinakita po natin na inaksyonan po ng programang Wow Action Balita sa radyo at dyaryo etong San Lorenzo, Taytay, Rizal. Marami po ang nag-comment at halos umabot sa 50,000 ang nag-share at nag-comment doon na talagang ilang dekada na di umano yung kalsada na yan na punong-puno po ng putik, napakabaho at lubak-lubak pa. Sa part 2 po ay inaksyonan po natin yan at itinawag po natin sa lahat po ng DPWH sa buong Pilipinas. Yan po ay naaksyonan, ano? At, ayun, nawala na, ano? Ayun. At talagang may hangganan, ano? At yan ay natuldukan po ng programang Wow Action Balita sa radyo etong part 2. Ipinakita po natin sa programa natin yan. At ang sumunod po na inaaksyonan po natin, yung Dumaran, Palawan. At ipapakita rin po natin yan dito sa kakampi, no? Yan Dumaran, Palawan, kung paano po inaaksyonan ni Mayor Arnel Kaabay. Yan po ang napakaganda. Kapag ka inaaksyonan po, natutuwa po ang programang ito. Hindi po para bumatiko. Sabi ko nga kay Mayor Arnel Kaabay na hindi ko po sinisira ang pangalan po ninyo. Bagkos, gusto ko kayong tulungan at maiparating sa inyo ang hindi po ninyo nakikita. At kung hindi po kayo nakakadaan doon o nakakadaan kayo, maaring hindi naman po kayo nakita. Hindi nyo nakita. At hindi naman po na ipaparating sa inyong tanggapan ng inyong mga kasangga. Pero dito sa programang ito, ha, ang lahat po ng iniikutan ng programang ito, yung team ng Wow Action Balita Online, ay talaga naman pong inilalabas po namin yan sa programa po namin. Ha?
Kaya yun po yung kailangan natin. Tambak na basura sa iba't ibang lugar ngayong Pasko at bagong taon, abay, nagkalat po yan. Doon lang po sa Pasig, makikita nyo kung gaano po karumi. Ha? Gaano po karumi ang iba't ibang lugar. Ha? Mag-inspeksyon ka, Mayor Bico Soto. Ano yung sinasabi ninyo ng iyong ama na kapag ka ikaw ay nanalo sa Pasig, aba, ay dadalhin mo na ang Itbulaga dyan. Eh, hindi ko maintindihan kung saan lang napupunta yung Itbulaga. Hindi naman lahat ng lugar sa Pasig eh, ha? Nalalagyan ninyo. Gumawa kayo ng bagong project. Huwag yung ang ginagawa ninyo, yung dati ng proyekto ay sinusundan lang ninyo. Mahiya kayo. Ay sabi ka ng mga tiga Batangas, alay, nako, naman ay gumawa po kayo. Sarili nyong trabaho, sarili nyong gawa. Sinasabi nyo nung kayo'y na kumakampanya pa lamang ng pagka-mayor, ang sabi po ninyo, gagawin nyo lahat ang magagawa nyo upang magbago at magkaroon ng pagbabago sa loob ng City Hall. Ano po ang nagbago sa City Hall? Wala. Ang nagbago lang po, damit nyo eh. Pero yung mga proyekto po dyan ng DPWH sa iba't ibang lugar dyan sa Pasig, aba ay milagro pagka naayos. Matagal na po nating ipinarating, kaya engineer garin ng Pasig Engineering Office ang problema po dyan ng proyekto ng DPWH. Di umano ay kung makikita mo, dating maganda yung kalsada, naging lubak-lubak at hindi maayos na pagsimento. Oh, di ba? At kung may reaction po kayo, pwede po kayong tumawag sa 8788-3607 at saka 8425-3178. Yan po yung mga hotline number natin dito. Para nang sa ganun ay malaman po natin, ha? Ang ating ginagawa sa iba't ibang tanggapan, ha? At ayan po ang ating gustong malaman kung bakit itong nasabing lugar ng Pasig ay hindi po nagiging maayos itong nasabing ginagawang kalsada, ha? Maging ang nasabing mga tanggapan sa iba't ibang lugar, aba eh, yan po yung isa sa pinakamaganda kapag nagawa po natin, no? At siguro ay eto, no? At yan po ay ating pong tatawagan etong nasabing etong si ano si Secretary Martin Dino. Pakitawagan naman si Yusika Martin Dino ito. At para na sa ganon ay ano natin ma-interview natin ang tanggapan niya para doon sa mga kinasuhan na mga mayor. Malaman natin yung mga kinasuhan ng mayor. Kung ano na talaga ang mga nangyayari, ha? At pwede niyo po akong pwede po kayong mag-send ng pakitawagan mo nga ito si Secretary Martin Dino. Ito. Globe naman 'yan. At kung pwede siyang ma-interview ngayon regarding doon sa mga activities ngayon ng DILG at saka yung mga nakasuhan ng mga mayor, kung mayroon ba silang nakasuhan ng mayor dito sa Metro Manila. Oo.
same one. At yaan ano, kung pwede nating ma-interview kasi may schedule naman tayo, no? At para na sa ganon, ang topic natin, yung mga nakasuhan, ano, kung may mga nakasunod na mga ginagawa ang DILG. At alamin din po natin kung may mga barangay captain, kung may mga barangay captain na nakasuhan na si Yusik Martin Dino. Yan po ang importante sa atin, no? Sapagkat nagpa-schedule po tayo kay Yusik Martin Dino. Isa rin pong broadcaster yan. At isa sa pinakamagandang topic ngayong araw na to, yung kung ano ba yung talagang ginagawa ng ating Yusik DILG Martin Dino. Magaling po ito eh. Magaling po ito sapagkat naging kasama po natin yan sa kabilang istasyon. Okay, at magandang hapon po, Yusik. Okay, sir. Ayan. At ano, no? At ayan, at tinatawagan ng ating staff, ano, para na sa ganun ay ma-interview po natin si Yusik Martin Dino. Napakagaling pong dating naging barangay captain yan eh. Okay? 0-0 lang. Pool mo, 0-0 lahat. Yan. At nakasama rin po natin sa kabilang istasyon yan. Halos magkasunod po ang programa namin, ano? At kaya gusto nating siyang ma-interview sapagkat isa sa pinakamagaling na naupo sa iba't ibang tanggapan niyan ang ating kabro, no? Si Yusik Martin Dino. Kung aalamin natin kung may mga nakasuhan na silang mayor, yan po ang importante sa atin ngayon. Ngayon 2020, meron kayang nagdidelirio ng mga mayor na nakasuhan ng ating DILG na hindi nakasunod doon sa kautusan, no, ng ating presidente at ng DILG. At gusto nating maiparating sa kanya yung iba't ibang lugar na ating naiikutan, ano, na hindi talaga maganda yung pagkakagawa ng mga kalsada. Yan po yung idadaing natin kay Yusik Martin Dino. Napakaganda kapag ka naa-aksyonan eh. Kapag ka kasi ang tanggapan ng DILG ang umaaksyon, ay natatakot yung mga mayor at saka mga barangay captain, ano? Gusto nating maiparating kay Yusik Secretary Martin Dino yung mga substandard na mga proyekto dito sa May Pasig, ano? Grabe. Ha? At yaan din talagang gusto nating maiparating sa kanya, no? Yung mga na, hindi inaaksyonan ng mga mayor, no? At saka yung mga nagkalat na mga basura nung Paskot bagong taon. Hindi man lang linisin ng mga garbage collector. Ha? Napakaganda kapag yung mga yan ay nasusunod ng ating mga lokal na opisyal ng ating pamahalaan. Kaya pagkatapos nating kung papalarin po ngayong Monday, ma-interview po natin ang magaling na Yusik Martin Dino ng DILG. Aba ay isusunod po natin ang tanggapan po ni Mayor Arnel Kaabay, no, ng Dumaran, Palawan. Yan ang isa sa ating mga layunin sa ating programa.
yung serbisyo publikong totoo. Ha? Hindi po yung sinasabi natin na ang kailangan lamang po natin yung papogi dito sa ating programa. Yan po yung ating kung may nakasuhan na itong mga tanggapan ng DILG no, ng mga mayor at barangay captain. Okay. Maganda nga po, Yusek. Maganda nga po, Yusek. Okay, maganda nga po. Hello? Ayun, maganda nga po, sir. Ano yung diata? Okay, at ngayon sir, naririnig nyo na ako, Yusek Martindino. Hello, sir. Hello. Mukhang hindi tayo naririnig. Bakit? Okay, at yan po, ano? At hindi yata tayo naririnig o naririnig. Ha? Sana wag po akong bawal ang mapikon ngayon 2020. Napakaganda kung siswertihin po tayo ngayon 2020. Para wag magalit si Dayang Dayang. Yan po yung pinakamaganda, no? Ngayon 2020, araw ng Monday, kailangan peaceful po tayo. Napakaganda, no? Napakaganda. Sir, maganda nga po. Hello, sir. Maganda nga po. Maganda nga po, sir. Talaga nagkakaroon ng problema yung aking siguro baka pwedeng sila patawagin mo. Mukhang naglalaro na naman sa pansitan itong mga aking mga kinokontra na naman yung aking interview. Ay nako, palarin sana tayo ngayong 2020. Ang wish ko kasi Okay sir, maganda nga po. Hello. Maganda nga po sir. Hello. Maganda nga po sir. Okay sir. Hello. Maganda nga po sir. Ayan, at hindi kami makarinig. Garbul yung ano nyo, yung signal nyo. Hinaan mo yung ano natin, yung signal daw. Lapit mo sa kanya dyan. Okay. At sir, at okay. Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo eh. Okay, garbo yung signal. Okay, saglit lang ha. At ilapit mo sa kanyang ganun. Okay, at ayan, ano? Hindi kami magkarinigan at siyempre, anchor man din yan eh. Gusto niya yung malinaw, ano? Okay, sir? Ayan, ano mo yung ano? At pindutin mo loudspeaker mo. Ayan. At pasensya na, ha? Pasensya na po kay Yusek Martindino, ha? At medyo nagkakaroon ng problema yung ating komunikasyon, ano? At yan. At siyempre tayo gusto nating malaman lang. Ayan. Cannot be reached na. Ha? At hindi tayo swerte, ano? Subukan mo nga yung bakit kaya? At hindi tayo makaswerte, no?
At subukan mo kayang kunin na lang yung telephone number nila at para mas maliwanag. Pasensya na po kay Yusik Martin Dino. Hindi lamang po naiaayos ng mabuti yung ating signal, ano? Pero siyempre, ang kailangan natin yung paglilinaw lang po, no? Paglilinaw at gusto po nating maiparating yung ating mga nakikita sa kalsada. Hindi man natin ma-interview si secretary ng DILG ay okay lang 'yon. Basta ako ay tinatawagan po namin siya, no? At kung may mga hotline number po kayo, ay siguro naman ay pwede po nating tawagan. Yung pwede kayong tumawag sa aming hotline number 8788-3607. Hello? Hello sir, magandang hapon po. Magandang hapon sir. Yeah, oh, sir. Opo, chapi-chapi lang po tayo eh. Ayan. Okay sir, naririnig ka naman namin eh. Hindi ka naririnig po yan. Okay. Ayan sir, malinaw na? Sir, pakibigay, tatawag kami sa telepono nyo sir. Pwede bang telepono na lang? Ayan. Pwede ba telepono na lang sir? Ayan. At ano? Oo. At ipabigay mo na lang yung telepono. Nahihirapan yung IT natin dito. Ay, yan. Pasensya na, ha? At gusto nating ma-interview lang naman, no? Ito ay trabaho lang. Wala pong personal dito, no? At paminsan-minsan talagang ganyan po eh. Yan, at yan po, at yan, at marami nang umumusta pero ewan ko, hindi ko kilala itong mga ito, no? At syempre tayo ay gusto po natin matawagan eh, ay hindi naman tayo swertihin, ano? At hindi bale, at subukan natin si Mayor Kaabay ng Dumaran, Palawan, ha? Iyan po yung ating ano, no? Ayan. Okay, ito pakitawagan mo ito. Kung ay pakitawagan mo nga si Mayor Arnel Kaabay. Ayan. At ano? Ayan. Sabi mo interviewin natin. Follow up lang, follow up pa. Si Mayor Arnel Kaabay, sabi mo si Ed Rosales. Ayan po. At hindi po tayo sinerte doon kay Yusik Martin Dino. Si Mayor Kaabay, baka sakaling swertihin po tayo ngayon 2020. Lunis naman ngayon eh. Sana swertihin po tayo. Ayaw po nating magalit eh. Kasi pag nagagalit po tayo, hindi po nagiging maganda yung araw po natin. Kaya Mayor Arnel Kaabay eh, pwedeng-pwede tayo eh. Napakabait na mayor yan. Magpa-follow up lang tayo ng ating mga ipinarating sa kanya sapagkat may ilang linggo na eh. Mabait yan, siya na ang tumatawag sa atin eh.
Yung sa tanggapan ni Secretary Martin Dino ay hindi po tayo marinig. Subukan mo nga dyan kay Mayor Arnel Caabay. At mamaya tatawagan natin ang PCP6. Kaya Police Senior Inspector Pereira, no? Ang alamin natin sa kanya yung nasabing kanyang mga activities ngayong 2020. Yung anti-illegal activities. Yan po yung importante nating natatawagan, no? Ang sa Lunes ang ating mai-interview yung hepe ng Pasay Local Traffic, no? Nanggagaling po tayo kanina sa kanyang tanggapan at nagpa-schedule po tayo. Eh sa ngayon hindi natin siya pwedeng ma-interview. Pero sa Monday, bago mag-programa ay ma-interview natin siya. At siyempre binabati po natin si Kapitan Dexter Mangurangka ng Pasay, no? Park Avenue. Siya po yung barangay captain po dyan sa Cuneta, Pasay City, Park Avenue. Magaling na barangay captain po ito, si barangay captain Dexter Mangurangka. At doon naman po sa mga barangay captain na protektor ng droga, aba ay tumabi-tabi na po kayo. Dahil ngayon 2020, hahatawin ko po lahat ang mga protektor po ng droga at mga illegal gambling. Sa kabila pong aking programa, yung lahat po ng dumadaing na OFW na minamaltrato doon po sa kabilang istasyon po, aking tatalakayin. Pwede nyo po akong tawagan sa aking hotline number ko po sa cellphone 09-454-5613. Doon naman, yung Globe po yon. At doon sa Smart naman po, 09-47-583-7175. Yan po sa Smart. Yan po yung ating mga pwedeng tawagan, ano? At napakaswerte po nung unang maaaksyonan ng programang Wow Aksyong Balita sa radyo at dyaryo na OFW. Ibigay nyo lang po yung kumpleto na detalye, send nyo po sa edo_56stronger35@yahoo.com. At sa aking FB naman sa Wow Aksyong Balita at yahoo.com. Yan po yung mga contact number po natin, ano? Para nang sa ganun, magpadala po kayo kung totoo o hindi yung mga nangyayari po sa inyo doon po sa kabilang istasyon. Ipadala nyo po sa aking email, email ad, para nang sa ganun ay malaman po natin. Hanggat maaari po, may video po ng inyong hinihingin tulong. Contact number, saan lugar, bakit, ano agency nyo dito sa Maynila. Maliwanag po yan, ha? Maliwanag po sa sikat ng araw gaya ng nasa likuran ko. Eh, sumisikat pa lang ang araw ngayon 2020. Ayan, papasikat na yan. Ibig sabihin, sisikat na po ako. Joke lang, ha? Joke lang po yun, ha? Binabati natin ang magaling na si Police Senior Inspector Pereira, ha? Ng PCP6. Ano? Pakikontak mo nga. Itong H7. Yan. H7-99. 09
90. Eto. At nako. Eh, yung ating IT, matataranta talaga sa akin eh. Kasi unang-una, napakarami kong pinatatawagan. Sana wag magalit sa akin yung mga tao, no, na ating kinokontak, no? Si Police Senior Inspector Pereir, ang PCP Commander ng SAIS. Anti-illegal activities ngayon 2020, no? Ayaw mag-ring? Ba? Ayan ang naibigay, ah. Bakit ganun? Ayaw mag-ring? Baka nakataas, ah. Try mo nga ulit. Yan, no? Aba, eh, hindi yata tayo papalarin ngayon, ah. At pati yung si... Pati si Mayor Arnel Kaabay ay hindi natin makontak. Aba, ay 2020, bakit? Nag-abroad na ba sila? Ay, nako. Napakasarap isipin na kapag ka nagtatrabaho ka sa gobyerno, kailangan sagutin mo yung mga katanungan ng mga media na nagtatanong sa iyo. Hindi yung nagtatago kayo sa pansita. Ang kailangan po natin, resulta. Aksyon. Sa bawat inyong mga ginagawa, kasama po kami dyan sa mga proyekto ninyo. Hindi po dapat na kayo lamang ang gumagawa ng proyekto at hindi po kami kasama dyan sa ginagawa ninyo. Yan po yung ating kailangan. Yung kailangan po namin, yung aksyon ng bawat mga government official. Diba? Ayaw man yung sagutin, di bahala kayo. Eh, baka dumating ang araw, eh, makikiusap kayo sa amin na kayo ay interviewin namin. PCP Commander, si Police Senior Inspector Pereir, si Ed Rosales Camo, yung anti-illegal activities lang. Yan at napakasipag niyan, napakasipag ng police na yan, ano? At palibasa iyan ay talagang napagkagaling ay ang topic natin yung anti-illegal activities, no? Police Senior Inspector Pereir, sabi mo kaibigan ni Commander si Ed Rosales. Oo. Sabihin mo at sa ginagawa niya ngayon yung mga activities niya, no, ngayong 2020 at napakaganda ng kanyang mga ginagawa diyan sa kanyang nasasakupan. Napakalinis. Dumaan po tayo sa lugar niya ngayon. Kahit gabi, pagka nakikita po natin, ay talaga naman pong napakaganda ng kanyang mga lugar na yan. Ano? Sa mga nanonood at nakikinig sa programang Wow Aksyong Balita sa radyo at dyaryo, thank you po. Siyempre, binabati natin si Boyet Anticamera. Ah, yan po. Oh, eh, kinukumusta? Kumusta, Tito? Ay, Noemi. Ah, Noemi. Ang galing mo, Tito. Naku naman, ay bolero ka, ha? Nasa Riyadh ako. Aba! Ibig sabihin, nasa Riyadh ka na pala. Aba, ay pagka may bumabati sa akin dito, nagpapadala, lalo yung mga nasa Riyadh. Aba, ipamangking ko pala ito. Ah, nasa Riyadh siya. Hindi ko alam na may pamangkin pala ako sa ibang bansa.
Ibig sabihin, nanonood ka. At pinupuri niya ang tito niya. Hindi dapat ang pumupuri sa akin yung ibang tao. Anong sabi ni Commander? Ah, wala pa. Okay. Si Mayor, wala pa rin. Siniswerte yata tayo ngayong Monday. Di bali, talagang ganoon. Hindi po magsasawa ang makulit na broadcaster hanggat hindi po kayo na-interview. Para sa inyo po lahat ito, ang ginagawa po ng aking programa ay yung paglilingkod na totoo. Hindi yung panaysalita lang, walang gawa. Hindi po pwedeng sabihin mo ikaw ay magaling na reporter o broadcaster kung wala ka naman nagagawang maganda. Eh ako eh, sabi ko nga sa inyo eh, pagka may lumapit sa akin, hindi na kailangan pumila. No? Hindi na kailangan pumila kasi wala namang pipilahan. Yan po ang aking layunin sa aking programa. Yung makapaglingkod sa taong bayan, yung mga nangangailangan at humihingi ng tulong. Wag lang pera, wala po tayo niyan. Number one po yan. Pero kung may pera po tayo, mas maganda. Diba? Yan po yung isa sa pinakamaganda. Mayor! Mayor Arnel Kaabay. Abay, wag nyo po akong galitin. Wag nyo po akong gagalitin ngayon 2020. Malamig na malamig ang ulo ko dahil maginaw na maginaw dito sa aircon. No? Napakasarap magprograma pagka may aircon, pero ha? Talagang mangangatog ang panga natin eh, no? Mangangatog ang panga natin. Pero binabati na rin po natin ang lahat po na may problema na OFW sa iba't ibang lugar. Gaya nga po ng sinasabi ko, ha? Pwede nyo po kasing mag-send kayo sa akin ng video, yung cellphone number ninyo, agency, isend nyo po sa Wow Action Balita sa radyo at dyaryo, ha? Sa aking email ad, ha? Sa edo_56stronger35@yahoo.com. Yan po ang aking email ad, no? At pwede rin nyo po akong tawagan sa aking cellphone number sa 09-454-5613. Diyan po yan sa Globe. At sa Smart naman po, 09-47-583-7175. Yan po yung Smart natin, ano? At kung tatawag kayo, mas maganda yung i-text nyo muna ako. Baka mamaya hindi ko masagot, sabihin nyo suplado ako, no? Hindi po ako kagaya ng ibang mga nakaupo dyan na kahit tinatawagan, ayaw sumagot. Kahit naririnig, ayaw sumagot. Kahit naririnig, nagbibingi-bingihan. Kahit may nakikita, nagbubulag-bulagan. Yan po yung ating layunin na pinakamaganda. At ayaw ko rin pong manawagan kay Presidente Duterte na pagsisipain na po kayo dyan. Ngayon 2020, kailangan maging magalang po ang programang ito para nang sa ganon ay maging magalang din yung mga sumasagot. Tama na yung nakalipas na 2019 na yung mga utang ng Maynila at saka Manila Water, tayo ang magbabayad. Payag ba kayo noon? Ako hindi. Kunin ang Manila Water at saka Maynila ng gobyerno. Pati ang Meralco, kunin na rin po.
pati yung mga concessioner ng may mga nagtitinda ng gasolina, kunin na rin po ng gobyerno. Kaya lang, pagka kinuha po ng gobyerno, dapat ang maitalaga dyan yung may malasakit sa gobyerno. Ha? Yung pong may malasakit sa gobyerno. Hindi yung mga pakaangkaang na lang. Tatatlong minuto na po tayo, no? At paatras na po tayo ng paatras sa ating programang Wow Aksyon Balita sa Radyo at Diyaryo. Ugaliin niyo po akong abangan tuwing araw po ng Monday. 1-2 ba? 1-2? Alauna hanggang alas 2 po. Dito po yan sa Kakampi Online. Alauna hanggang alas 2. Lunes po yan. At sa kabila naman po, araw po ng Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 po sa Franklin Entertainment Net Radio. Doon po tayo humahalibas ng gusto. Kung kinakailangan, ibaliktad po natin ang lamesa para umaksyon po yung mga tanggapan ng bawat mga nakapwestong mga opisyal ng ating gobyerno, gagawin po ng inyong lingkod. Dito eh, kabago-bago lamang po nito eh, sisirain ba natin to? Yan ano, at yan po. At happy Three Kings na po ah, sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon. Ano? At yan po yung aabangan po ninyo ah, parati. At sa susunod, papalagay na po natin kung sino yung ating mga gusto ma-interview dyan. No? At ang nakalagay yung pangalan ko, no? At napakalaki, kaya kitang-kita ng pamangkin ko na sa Riyadh, no? At yan, binabati ko itong pamangkin ko. Pamangkin ko pala ito. Noemi Ibuenca, nasa Riyadh ako. O ako nasa Pasay lang ako eh. O, kaya mas maganda. Maraming maraming salamat ha sa lahat po na nanonood. Mga meron din pala nanonood sa akin, pamangkin ko lang. Iisang tao, napakaswerte ko ngayong Lunes ha. At pinasasalamatan ko si Police Senior Inspector Pereira, no? Napakagaling po niya, PCP Commander ng Pasay, PCP 6, no? At siyempre, yung PCR ng Pasay Police na si Aguila at sa kanyang mga kasamahan, no? At doon kay Barangay Captain Toto Ruel Ramos ng Pasay City, no? Barangay Captain Bong Atchensa, ha? Pasay Barangay Captain din po yan. At saka kay Barangay Chairwoman na Julie Barameda at saka kay Barangay Chairman na Alma Pichay, no? At saka kay Reynaldo Legaspi, pawang mga barangay captain po yan ng Pasay, no? Binabati natin ng Happy Three Kings po. Magandang morning po sa inyo at magandang Monday. Wala na po tayong oras, no? At maraming maraming salamat po. At abangan nyo po yung susunod na magpo-programa, no? At talaga naman pong hataw dito, hataw doon po ang ating gagawin sa 2020. Maraming salamat po. Bye-bye!